Muling binaha ang Davao City. Ilang residente po ang inilikas dahil sa bahang dulot ng pagtaas ng level ng Talomo River bunsod ng pag-ulan. Balitang hatid ni Jandy Esteban ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Agad na nagpatupad ng forced evacuation ang Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga residenteng nakatira malapit sa Talomo River. Ito'y matapos biglang tumaas ang level ng tubig sa ilog dulot ng malakas na ulan kagabi. Sa Purok 11 sa Barangay Talomo proper, may mga nagmamatigas pa ring lumikas. Pangamba ng CDRRMO ay posibleng mas tumaas pa ang baha at mahihirapan ang paglikas. Kaya't sinuong ng mga volunteers ang mataas na baha upang kausapin ang mga residente hinggil sa peligro kung hindi pa rin sila lilikas. Ang iba ay natrap na sa loob ng bahay na abot dibdib ang tubig. Kaya't agad silang sinaklulohan ng mga rescuers. Ang mga taga-Taaldo sa parehong barangay ay naperwisyo rin ng baha. Karamihan ay dali-daling lubikas, lalo na ang mga nakatira sa gilid ng ilog. Ang ilan naman ay sinigurong ligtas ang mga alagang hayop. Dapat ang tubig lagay? 50 na lang. Oh, 50 na lang, hindi na lang. Kaya nga, magpagbuha ka kayo. Dito na dumiretso sa gymnasium ang mahigit 100 pamilyang apektado ng baha. Kabilang rito ang pamilya ni Jennicel. Siniguro niyang ligtas ang kanyang 6 na anak. Mas pigid mo baha unong. Dool ba yan may sapa pa? Mas naguba pa yung damong dahik. Kanay? Ang nigurado na lang. Nagpasirin mi dito. Nag-force good ang mga tao. Nag-recorida na ang atong taga-barangay. As per advice sa ato ang kapitan, na i-recorida kaya makabalog yung tanan ang nang nasa daplin sa sapa. So, siyempre, namang iuban nga dili mo biya sa balay. So, wala kita'y mahimo diya. Sa Sogod, Cebu Province, binaha ang ilang barangay. Sa barangay poblasyon, lumikas ang nasa 200 residente at nakisilong sa isang simbahan. Wala na silang naisabang mga gamit dahil mabilis daw tumaas ang tubig na umabot pa hanggang Lieg. Ngayon lang daw ito nangyari sa kanila. May mga naitalaring brownout at landslide sa ilang lugar. Sa kabuuan, aabot sa 1,000 residente mula sa 5 barangay ang apektado ng masamang panahon. Maghahatid naman daw ng tulong ang lokal na pamahalaan. Inaabisuhan na rin nila ang mga residente na nakatira malapit sa sapa na lumikas na. Maging updated po sa mga maiinit na balita, maaaring mapanood ang Balitang Hali at ang iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/gmanews. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.